ang nilalaman ng ating video. Mula sa delikadong kalsada na dinaanan ng dalawang lalaki, ang mga gumagalaw na haunted doll na na-caught on camera hanggang sa kababalaghan sa kinatatakutang hotel, naririto ang limang video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Viral ang video na ito sa internet, na kung saan, ang dalawang lalaking turista na nasa bansang Mexico, habang binabagtas ng mga ito ang isang shortcut na kalsada, ay bigla na lamang makakaranas ang mga ito ng isang nakakatakot at di malilimutang karanasan sa gitna ng kalsadang ito. Panoorin ninyong mabuti. Makikita sa kuha ng kamera sa loob ng kotse ang paghabol sa kanila ng hindi nakikilalang mga lalaki. Hinihinala nila na mga member ito ng cartel gang na mabuting minamanmanan ang nasabing lugar na kanila namang dinaanan. Matapos naman makumpirma ng gang na ito na hindi espiya ng mga pulis ang dalawang lalaki na ito, ay pinakalma nila ang dalawa. Bagamat kumalma ang dalawa, dito ay hindi naman matatawaran ang takot at pangamba na mababaka sa kanilang mga mukha dulot ng panganib na kanilang sinoong. Aaron? Si Logan? What's your name? Isa lamang itong pagpapatunay na may mga lugar sa Mexico na lubhang mapanganib na puntahan dahil sa mga ilegal na aktibidad ng mga tao doon. Noong gabi ng March 5, 2024 ang batang babae na ito na dapat ay tulog na dahil alas 11 na ng gabi, ay ginugol nito ang kanyang buong magdamag upang maglaro lamang sa loob ng kanyang room. Dito ay bigla na lamang may nakakakilabot na pangyayari ang hindi inaasahan na makukuhanan ng kanilang security camera na nakalagay sa kanyang room. Ayon pa sa kanyang ina, matapos nilang mapanood sa security camera footage ang nangyari sa kanyang anak ng gabi na yon, ay halong takot at pangamba ang kanilang naramdaman para sa kaligtasan ng kanyang anak na babae. Panoorin ninyong mabuti kung ano ang kanilang matutuklasan sa security camera na nakalagay sa room ng kanilang anak.
Makikita sa video na nilabas ng ina ang kanyang anak sa loob ng kanyang room matapos nitong makita ang kababalaghan na nangyari sa anak. Makikita rin sa video ang misteryosong kusang pag-ilaw at pagtugtog ng laruan mula sa ilalim ng kama na tugma naman ang music sa kinakanta ng bata habang nasa ibabaw ng kanyang kama. Matapos marinig ito ng bata ay kanya naman itong tiningnan mula sa ilalim ng kama. Subalit nang kanya itong tiningnan ay laking gulat at takot ng bata at napasigaw na lamang dahil may puwersang humila sa kanya buhat sa ilalim ng kama. Dahil dito, ang kanyang pamilya ay lubhang nababahala lalo na sa kaligtasan ng kanilang anak na babae. Naniniwala sila na may nilalang ang gumagamit sa laruan upang maakit nito ang bata na lumapit sa kanya. Simula noon ay palagi na nilang nilalak ang pintuan ng kwarto ng kanyang anak. Subalit makalipas lamang ang ilang araw, ay eto naman ang sumunod na nangyari. Panoorin ninyong mabuti. So I've been getting a lot of questions. People have been asking me, have you been in the room? Have you guys looked under the bed? No, we haven't. We haven't been in the room in the last 2 days. We've been a little scared. Kahit pa man nakakatakot na ang pagtingin pa lamang niya sa ilalim ng kama, ano pa kaya nang nakita niya na gumalaw ang ulo ng isang nakakatakot na doll mula sa ilalim ng kama ng kanyang anak? Noong una ay hindi ito mapapansin ng paggalaw nito dahil medyo madilim. Subalit kung isusum ang nasabing video, makikita ang unti-unting paggalaw ng ulo ng manika sa ibang posisyon kaya naman nagulat at natakot ang kanyang ina kaya naman agad siyang tumakbo papalabas ng kwartong ito. Simula noon ay nananatiling nakalak ang room dahil sa pangamba nila sa room na ito. Magpahanggang sa ngayon ay nananatili pa rin itong misteryoso dahil wala silang idea kung sino o ano ang humila sa kanyang anak na babae mula sa ilalim ng kama. Ang Forman Brothers na sina Sean, Rocky at Josh mula sa YouTube channel na Paranormal Nightmare TV Series ay nagpunta sa Lynn, Indiana upang magsagawa ng imbestigasyon ang hinggil sa mga kababalaghan na nangyayari sa isang simbahan na tinatayang mahigit 100 taon ang edad buhat ng itinayo ito. Ang simbahang ito ay sinasabing haunted dahil sa madalas na aparisyon o pagpapakita ng isang espiritu na tinatawag nilang si Jim Jones. Si Jim Jones ay isang infamous doomsday cult leader. Noong mga 1979, si Jim Jones ang siyang responsible sa pagkamatay ng kanilang mga followers na binubuo ng mahigit 100 katao kabilang na ang mga babae, lalaki at mga bata. Sa kasalukuyan, ang nasabing simbahan ay hindi na tumatanggap ng anumang services, subalit may nagpupunta ditong mga visitors ang sinasabing nakakarinig sila ng mga misteryosong kalabog at footsteps sa loob nito. May nakaka-experience din na nakakakita sila ng mga espiritu ng babae at mga bata sa paligid. Subalit ang madalas ay ang nakakatakot na madalas na pagpapakita ng isang lalaking espiritu na pinaniniwalaan na multo ng cult leader na si Jim Jones.
Kadalasan ang foreman brother ay kalmado at mahinahon lamang habang nagsasagawa ng anumang paranormal investigation sa mga nakaraan itong pinupuntahan na mga haunted places, subalit nang pinuntahan nila ang lumang simbahan na ito, dito ay masasabing nakaramdam sila ng pagkataranta at takot, lalo na nang magsimula silang makarinig ng hindi maipaliwanag na ingay at makareceive ng disturbing messages na nagmumula sa kanilang spirit boxes. Oh, don't. I'm sorry. I didn't mean to cuss. Thank you for talking to me. Would you like to tell me what your name is? Jim. Jim and he... Lord. Lord. Said Jim and then said Lord. Oh my goodness. Makikita sa video na napatayo na lamang si Sean sa gulat ng makarinig ito ng malakas na kalabog na nagmumula lamang malapit sa kanya. Dito rin ay paulit-ulit na sinasabi ng spirit box ang pangalan ni Jim, si Jim Jones ay ang namayapang infamous cult leader. Samantala habang nagsasagawa naman ng investigasyon ang kapatid niyang si Josh sa ibang area ng church, dito ay may kahalintulad din siyang nakakakilabot na karanasan na nakuhana ng kanilang camera. We know Jim Jones came here for many years as a child, then he moved on and became a reverend at different churches. And then they did some very bad things. Jim. Whoa! Holy. Okay, that was loud. Holy crap. Dito ay maririnig din ang malakas na kalabog na sinundan pa ng pagsasabi ng spirit box ng pangalan ni Jim. Mula naman sa itaas na bahagi ng simbahan, ang foreman brother na si Rocky ay may sarili din nakakatakot na karanasan. Panoorin ninyong mabuti. What makes this piece of evidence so much more compelling? Watch as the phone is lifted up and slammed down at the exact same time the EDI alerts Rocky to a spirit being present. Ito ay simula pa lamang ng kanilang nakakakilabot na gabi sa haunted church na ito. Ang susunod na kaganapan ay mas higit na kahindik-hindik na pangyayari, na kung saan si Sean ay umakyat mula naman sa madilim na atik mag-isa upang mag-imbestiga. Pagmasdan ninyong mabuti. Right there. Bo! Kai! I hear you! Do you not like me talking about- Oh! Whoa! Dude, it's so freaking dark up here, I can't see. Oh crap! Yep, I'm out. Lost me! God! No! Oh my god! Whatever the heck was out there just came running at me down the steps. Holy shit. I'm out of here. Yep, Josh can have it. Habang mag-isa lamang si Sean mula sa madilim na atik, dito ay nakarinig siya ng mga malalakas na kalabog mula sa loob ng atik. Dala ng kanyang pagkagulat at takot, ay nagmadali siyang bumaba ng hagdanan. Subalit sa hindi inaasahang dahilan, ay bigla na lamang siyang nahulog na ayon kay Sean ay tila ba may tumulak buhat sa kanyang likuran na naging dahilan ng kanyang pagkahulog sa hagdanan. Subalit ang susunod na pangyayari ay mas higit pang nakakakilabot. Kadalasan ang isinasagawang investigation ng foreman brothers ay naka-livestream sa YouTube. Habang naka-livestream, dito ay may nasulyapan ang mga viewers ng isang nakakatakot at nakakakilabot na pangyayari na hindi nakita ng foreman brothers. Pagmasdan ninyong mabuti. I feel like if we're gonna catch something, it's gonna be in the basement. Well, I think we need to go up to the attic. Wouldn't it be better if I just filmed the screen? Like if they're just watching the screen, then I won't need this light on. What do you think? With thousands of people watching the live feed, messages begin pouring in about this ghostly image caught on camera.
You can clearly see from the earlier footage, there is nothing in the stairwell to cause this image to appear. Is it possible this could be the spirit of Jim Jones manifesting for thousands of people from around the world to witness? Makikita sa video ang isang hindi maipaliwanag na figure sa dilim na tila ba nakatitig at pinagmamasdan nito ang magkakapatid. Ito ay nahagip ng kanilang camera habang sila ay naka-livestream sa YouTube. Ito nga ba ang kaluluwa ng leader ng kulto na si Jim Jones? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Viral naman sa TikTok ang mga video na ito na kung saan ay na-caught on camera ang paggalaw ng mga nakakatakot na doll na pinaniniwala ang mga haunted na manika. Panoorin ninyong mabuti. Si Clay mula sa YouTube channel na Time to Play TV ay inimbestigahan naman ng isang kinatatakutang haunted hotel na The Riverview Hotel na matatagpuan sa St. Mary's, Georgia. So the video you're about to see now is a room that I stayed in at a haunted hotel, and someone had passed away in that room a couple weeks before this video was shot. And it was an older gentleman like in his 70s, and he died of natural causes right there on the bed. Bagamat wala ng oras si Clay upang paghandaan ang pagre-record niya sa nasabing hotel, dito naman ay kaagad siyang may na-i-record na kababalaghan. I've been in this room for like 10 minutes. My fan has shut off and turned back on. And the fan by itself is turned off, I want to say, maybe two or three times. The bathroom door over there, it's closed. Now, I don't mean a little bit. I mean, it's fully closed. Now, the reason it's open now is because I thought maybe a breeze, maybe something. There's no windows open. I got nothing going on, and that thing right there is just closed all by itself. So I'm telling you what, it's a little spooky. I'm gonna come back, set some cameras up, and do whatever I can. Battery's about to go low. And then do whatever I can to get it. It's closed right now, guys. Just moved a little bit. I'm telling you, just that? No one in here with me. Completely alone. No one here, guys. It doesn't close by itself. Okay? I want to say that's the second or third. I can't remember if it did it once or twice before I started on or what, but it's been doing it a lot, and I don't get it. Because I try doing it by hand. And goosebumps. It closed all the way. It closed and latched. Guys, it closed and latched. Dito ay iniwan niya ang camera upang magpatuloy itong mag-record habang siya naman ay natutulog.
Makikita sa video ang ilang beses na kusang pag-turn off ng electric fan. Makalipas lamang ang ilang oras, ay eto naman ang nakakakilabot na susunod na mangyayari. Pagmasdan ninyong mabuti. Makikita sa video ang kusang paggulong ng upuan mula sa side papunta sa kabilang side ng room. Subalit ang sumunod na nakakakilabot na nangyari ay naging dahilan upang biglang magising si Clay. Makikita sa video na tila ba may humila ng hindi nakikitang nilalang ng higaan o kama ni Clay dahilan upang mayugyog at magising bigla si Clay. The chair moved by my bed and was actually like 40-50 minutes later, the bed moved. Matapos ang pangyayari ay hindi na muling bumalik si Clay sa kanyang kama upang matulog. I ain't going back to sleep, not in this place. Nope. Dito na niya tinapos ang kanyang pagre-record. Isa nga ba itong ghost encounter sa haunted hotel na ito? Kayo na ang baalang humusga. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli nating kwentuhan.